Sa kanyang pulong kasama mga pinuno ng militar at pulisya, sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi dapat pakitaan ng awa ang mga kriminal at terorista. Si Duterte ang naatasang mamahala sa bansa. Habang nasa state visit sa Indonesia at Singapore, si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardline. We should show no mercy to criminals and terrorists. Yan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong araw matapos niyang pulungin ang mga matatas na leader ng security forces sa bansa, kabilang na si AFP Chief Lieutenant General Bartolome Bacaro. Ang pagtalakay sa peace and order situation sa bansa ang isa raw sa mahalagang pakay ng meeting ni VP Inday Sara sa mga commander ng security forces sa bansa. Ang Vice Presidente ang officer in charge ng bansa habang nasa state visits sa Indonesia at Singapore si Pangulong Bongbong Marcos hanggang September 7. We discussed the peace and order situation in our country today and how we can maintain the security of our country until President Marcos comes back from his state visits. As the caretaker, may I reiterate the Marcos administration's direction towards aggressively pursuing programs and projects that will address social inequities and further propel the country's progress post-pandemic. Sa ngayon ay wala naman daw nakikitang banta ng terorismo, sabi ni Duterte. Napag-usapan din daw ang mga issue sa bawat ahensya. Sa PNP halimbawa, pinag-usapan kung paano mapapabilis ang imbestigasyon at pagkakaso sa suspect sa panggagahasa sa apat na guro sa Camarines Sur. Tinalakay din ang ROTC na hindi lamang daw dapat sa basic education kundi pati na rin sa higher education. Ano po yung mga ways forward namin to give meat doon sa declaration ng ating Pangulo na ibalik ang ROTC as a mandatory requirement. Nagpasalamat naman si Duterte sa professionalism, integridad at commitment at walaanyang kamatayang pagmamahalang sektor ng seguridad sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.